sa video ko, yung masamang-masamang comment o mabuti, wala akong pinagkaiba yung pabor ko yung sa may ang channel. So, alam mo na na ang hirap magkaroon ng utang na loob. Kasi kung utang na loob at utang na loob lang, hindi mahirap magbayad. Ano, nabawa, para bang hirap tumanggi. Naalala ko kasi yung ano, yung nangungutang ako. Tapos, bago ako mga pangutang, paglilinisin muna ako ng buong bahay. Mag-aulis siya. Siyempre, mag-aulis ka din para matapos na dahil nangungutang na ako Tapos, samaan mo nga po na akong gumawa ng, ano, ng timba, may laman. Tapos, binuhat mo na. Tapos, ipaglinis mo nga po, ano, pag, ano mo nga ako ng, ano, ng cover ng kama, nagawa mo na. So, sumatotal, ayun. Siyempre, minsan napapakain ka ng tinapay, kaya kape, tapos, minsan wala, okay, pwede pawisan ka na, bago ka pa makapangutang. Tapos, siyempre, yung utang ka. So, kagaya kung utang ko. Ayun, kaya, ano, ang maaari talaga, ayoko talaga magkaroon ako ng utang na loob. Mas gusto ko pang ako yung makatulong para hindi mo ako pwedeng mabawi kasi may utang na loob ka sa akin. Ganun. Kaya ako kung meron akong ibibigay sa akin. Ano eh, ayokong tanggapin kasi ayokong magkaroon ako ng utang na loob. Yan. Minsan dumating din ako sa punta, sige, may ganyan mong hingi na mong hingi kasi nga kailangan ko din talaga. Ayun. Kaya, minsan ano eh, dyan sa mga video ko, karamihan din, puro gamit. Sa totoong buhay lang, nung bata pa ako, ako yung tahimik, tapos gusto ko makipaglaro, na, para bang nialayuan din ako ng mga kalaro ko, kasi nga, hindi sila sanay na makipaglaro ako, para bang, sumagilo, yun, yung mga ganun ba. Ano, yung time na yun, ano, may mga bagay akong, na nung bata ko, hindi ako na-enjoy, yun. May na-enjoy din, pero hindi talagang enjoy, kasi nandun ako sa mga gawain. Ang hirap nung, ano, nung nakikita ka sa kamag-anak mo, sa lola mo, kasi, ang buhay ko, parang trabaho, yun. Tapos, may mga responsibilidad ka. Hindi, parang nung bata ako, nisip ko, buti pa yung kapitbahay namin, ang sese ng pamilya nila, tapos, yun pala, kapag nakikita lang ng bata yun, at hindi, may walang kumakausap sa'yo, parang nisipin mo, ang sese ng pamilya, pero hindi ko pala alam, doon sa pamilyang masayang yun, ang pinapakita lang, puro kasayahan, medyo parang bang maiinggit ka bilang isang bata, may isipin mo, naiinggit ako kasi ang siya ng pamilya. Pero kapag yung kapos yung pang-unawa ng bata, ito lang nagpapayo, makikita mo ang ganda yung pamilya nila. Pero with that, dun sa pamilyang yun, may mga bagay na hindi mo alam na may mga problema dun sila sa buhay nila. Ano dati, parang bang nung bata ako, isip ko, mabuti pa yung mayaman, may nabibili nila yung gusto nila, maganda, masaya. Pero ano pala eh, dumating sa punto na kapag mayaman ka, parang magkakaroon ka ng init, pero hindi pala. Kasi nga, naisip ko na, kaya sila yung mamay, kasi nagsikap sila sa buhay nila. Tapos, may mayaman na, yung mayaman na, na simple lang ang buhay, tahimik lang, nakakatakot kasi yung mahirap ka, bigla kang umaman. Tapos yung pagyaman mo, yung magiging buhay mo, doon sa ganung estado ng buhay na magiging mas mayabang ka pa kaysa doon sa mayaman. May ganun kasi yung may ganun akong kakilala na naghihirap sila, umangat, hindi ka pera, mas yumabang talaga. Hindi naging mayaman, kundi naging mas mayabang. Nananong kasi yung post ko. Sa account ko, meron ako pinos doon, na ginayo ko din yung post niya na hindi ka porque sa apelido mo hindi ka kakilalanin kasi mahirap ka lang. Parang sabi ko, hindi naman, parang kung tinanggol ko din naman yung mayaman
na kaya nga sila yung mayaman, nagbiyaya yun ng Diyos, kaya sila yumaman, gano'n. Tapos yung sa pagiging mahirap, yung sa aso, kung ikaw na yung mahirap, ikaw pa yung mas maingitin, parang, ano, medyo may nag-react, may nag-comment, meron, tama ka, Michael, mga gano'n. So, hindi ko naman post talaga yun. So, binaya ko lang naman. And then, pinapakita ko lang doon na, ano eh, parang balance lang talaga na yung mayaman, meron din silang mga problema sa buhay nila, yung mahirap. Na parang, ano, parang kung babalansin mo, wala na, pantay rin naman eh, parang sa akin. Baka kung mali man siya sabi ko, pwede ako i-correct, ano, matanggap naman ako ng correction. Pero ano lang, pero maganda kasi yung ano, na napahindong ko sa isang preach na, kung nga naman, bakit nga ba si Kristo? Hindi naman sa mayaman na nun, basta pinanganak sa samsaga nun. Para bang mas mapalad pa nga yung mayaman sila, mapalad sila. Pero kung tutusin, mas mapalad talaga yung mga mahihirap. Kasi nandun yung giwa ng Diyos, yung bagang puso mo. Daman, mas mapapalad pa yung mas mahihirap kaysa dun sa mayaman. Kasi nga, pinapakita dun na andun yung puso ng Diyos eh, sa mga mahihirap na tao, yung kauri, yung ganun. So, pag may hirap yun, iisipin mo talagang pag ang buhay may negative, ano eh, parang isisisisin mo sa pamilya mo na ba't ba ako naging tao, ba't ba ako naging mahirap, ganun. Pero pag wala ka talaga sa Espiritu o kaya sa Diyos, talagang marami kang demand, marami kang sakit, marami kang hinanakit. Ako nun, ano, dumating din ako sa ganun punto. Tapos kasi, siguro, dapat kasi ng bata ako, hindi ako nakikinig ng mga away ng mga magulang ko, hindi ako nakikinig ng mga away ng kapitbahay. Kasi parang sa akin kasi, ang laki ng epekto nun, ay ano, dapat nandun na lang sa barikada ko na paglaro na lang ako. Kaya sabi, maganda talaga, kapag nag-aaway yung mag-asawa, lalo na sa loob ng bahay, huwag niya sana marinig ng bata. Kasi ang laking epekto nun, meron sa pamilya, sa mag-asawa, kapag nag-aaway, sa anak nila, meron maramdamin. Para bang kahit hindi niya, ano, anak ay nang, ano, meron talagang nagtatamasa ng ganun mga sama ng loob, kinikim-kim. Nakatulong sa akin yung pagbablog, kasi yung pagbablog ko, ano, nasasabi ko ba yung laman ng isip ko, yung puso ko. Yung sabi ko nga, lagi kong sinasabi, yung intro ko at saka yung ending ng video ko, yung masama-masamang comment o mabuti, wala naman tayong pinagkaiba yun eh, sa may-ari pa rin yung channel. Para bang sinasabi ko yung sa vlog ko na eto ako, ito yung ugali ko, ito yung nangyari sa akin, parang naging masaya na ako. Kasi kung hindi ako nagbablog, siguro nakapag-asawa na ako. Siguro kung hindi ako naging marathoner, nakapag-asawa na ako. Siguro kung hindi ako naging nag-aaral nung time na yun, siguro nakapag-asawa na ako. So, marami din akong ano, ginawang paraan para manatili ako as binata talaga. Yun. So, yung mga sinasabi ko, totoo na bumunta ako sa mga beer house, mga, ano yung, nagiinom ako, bago mag-alas 6, nandun na ako, alas 7, alabas na kami, 7:30. Hindi na ako nagpapalipas ng mga 9, 10, 11, medyo alas 2, yun na lang kasi yung oras ng tapos eh, kung nasa, ano ka, nasa lugar ka. Minsan, may gulo na dyan, ano. So, medyo hanggang sa una lang ako, opening. Hindi na ako nagko-closing. So, hanggang opening lang. Tapos, pag natapos na yung dalawang bote, uwi na. Ganoon na. Kwentuhan lang. Walang table. Kung meron, hindi ako gagastos. Ba't ako gagastos ng pera? Ang hirap-hirap kita eh. Madali akong pumuti. Pero, yung isang linggo kong hindi inilabas ng loob ng bahay. Hindi puputi ako niyan. Isang ano lang, kalahating araw lang ako magbilad sa araw, lakad-lakad, sobrang itim ko na, yun yung ano. Kaya ako nun, ano, hindi rin ako nakipag-inuman ng madami-madami. Mahirap kasi nga minsan, payabangan. Biro yung mga sa pagpag-inuman ng karaoke. Kumbawa tayo ay lima. Nalagdagan na, nag-ipito na. Tapos dalawa yung microphone sa isang video kay. Yung isa, matakot kumanta. So, siyempre sabihin, pare, habak na naman ni Pogi yung microphone. Tago mo na yan. Di tatago, di tinago.
ito naman pagkatago mo, sa kakaharap mo sa inuman, akala mo, nabunot yung lanseta. So, nagtitigan na kayo, tapos merong makakita, akala lanseta yung itinago, yung itinago lang yung microphone, dalawang microphone yun eh, isa yung tinago, para yung isa, hindi na makakanta, isang microphone lang gagamitin. Nangyari, akala yung mananaksak, yun, nagkagulo na. Yun, kaya, ano na kayo, pag inuman lang ako yung isa o dalawa, yung kilala ko, pag hindi ko kalala yun, hindi ako na kayo pag inuman. Alam mo sa mga taga sa amin na hindi ako na kayo pag inuman, pero ako talaga, sana hindi na uminom, kahit pa paano, parang ano lang, yung pampatulog. Kasi nga, ang gusto ko talaga yung trabaho, pag napagod na ako, tulog na, tapos pag hindi naman ako nakakatulog, nasyat din ako, yun, sarili ko lang naman. Para makatulog talaga. O kaya pag madalas ako, nilibong ko yung sarili ko sa gamit ko. Pag napagod na ako, natulog na eh. So yun naman for the blood and search toys. Yung masamang comment o mabuti, wala pong pinag-aibay. Pabalik ko yun sa may-ari channel. Yun lang, maraming salamat. Bye!